ng kumilos, di nagulat si Ibarra sa may kahambugang bala ng sarhento. Tumayo siya at lumapit sa tinorang pinuno. Ano ang inyong kailangan? Lola, ano na po ba nangyari kay Ate Oryang? Nako, ang mga batang ito talaga, oh! Ayaw akong patapusin sa kwento ko. Lolo naman, sige na po. Oh, sige. Hindi nagtatapos doon ang kabayanihan ni Oryang sa kanyang pagiging tagapagtago ng mga dokumento ng katipunan. Bakit, Lola? Ano po bang iba pa niyang ginawa? Oo nga po. Hindi kaya dapat kayo ang tumuklas noon? Paano, Lola? Eh, di bumalik kayo doon! Talaga, Lola? Pwede kaming bumalik doon at makikita ulit namin si Ate Oryang? Oh. Tara na, Ana. Alis na tayo. Sige po, Lola. Alis na po kami, Lola. Babalik kayo sa panahon na malapit nang magsimula ang rebolusyon. Maraming sumali sa katipunan para lumaban. Sa bundok sila namumuhay at nagsasanay. Bumababa lamang sila para sumalakay sa mga puwersa ng Kastila. Doon ninyo makikita si Oryang. Isa siya sa nagsasanay para sa labanan. Oh, kawala! Lumanta ka! Tatakay ka! Laban. Kami nagsasanay lamang. Siya nga pala, pasensya na kayo ha, at din ko lamang kay Kalusyo kayo iniwan ha. Kasi ayoko na kayong mapagod pa eh, dahil sa pagtatago ng mga papeles ng katipunan. Siya nga pala, kamusta na kayo? Ha? Buti naman po. Kayo po ba? Parang pagod na pagod po kayo. Talagang nakakapagod. Pero hindi bale, malapit na naman matapos ang aking pagsasanay. Alam nyo, mahirap talaga maging sundalo ng bayan. Bakit po ba kayo nagsasanay? Siyempre, para sumama sa labanan. Makikipaglabanan po kayo. Yung tagaan na tunay, yung barilan. Eh, Ate Oryang, eh baka kung ano pa po mangyari sa inyo. At saka lalakas po ng mga kalaban nyo. Mga lalaki po makakalaban nyo? Bakit, Ana? Ang revolusyon ba natin ay para sa kapakanan lamang ng mga lalaki? Ang revolusyon natin ay para sa lahat. Mapalalaki, babae, bata man matanda. Kaya dapat lahat tayo makisama sa gawain ng katipunan, di ba? Pero... Kaoryang, halika na. Ulitin natin. Oh, sige. O, paano mga bata? Mabuti pa. Diyan na muna kayo, ha? Hindi po. O, sige. Hindi po. Kaoryang. Sige, ako na muna, ha? Taga, Kaoryang! Taga! 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 Kaoryang! Kaoryang! O, taga! Taga! Salamat. Naku, Kaoryang! Ako nang gagawa niya! Nakakahiya naman ho eh! Alin mo nang ahiya-hiya sa paglalaba ko? Eh, unang-una, mukhang pagod na pagod ho kayo. Pangalawa Ay, ano, Alin Delia? Asawa ho kayo ni Supremo Andres. Hindi ba nais ng ating himagsikan?
mag-iisang-isang kayong pagtrato sa mga tao. Walang mayaman, walang mahirap. Walang Panginoon at walang ayusin. Ay, Coco. Eh bakit ngayon, gusto mo pa akong isaglahan? Dahil basta ang tingin mo sa akin ay Panginoon mo? Nakaaling ganyan? Kapag ba may minuto? Uy, pangyayari mga lalaki, naglalaban na rin eh. Nakita mo na? Handa na po, Kausi. Sige. Guardia Sibilyan, sabog ang kanyang bungo. O, ikaw naman, Orian. Bukan mo. Ano ba naman yan, Orian? Agal mong magkarga ng bala. Sigurado, natangga ka na yan. Umiyabang naman ang usang yan. Hayaan mo na, Noli. Tatamaan din ng Ate Orian yan. Kasi naman, kababayan tao eh. Pati pagsusundalo, pinapakialaman eh. Kasama ko siya. Tama ni Pangangan Chow. Kaya kami narito para maturo mo kaming lahat. Kasi, sige. Sala. Pati mo mabuti ah. Paano ba talaga ang paghawak nito? Eh, kaya naman pala eh. Diyan mo ilagay yun dito. O, oh, lagay yan dito! Bila kayo dyan! Isa-isa! O, oh, talos! Get... Ang hapon mo, Supremo. Ang hapon siya, sir. Kamusta ang asawa ko? Eh, mukhang hindi ko kakayanin ang asawa niyo eh. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Malaking tiwala ko sa'yo. Alam niyo, Orian. Oh, sige! Kaya mo yung ato, Orian! Andito kami. Alalayan ka namin. Kung kaya ni Kaoryang, kaya din nating mga babae. Oh. Ay, mati si Nyoryang. Ito na po ang tubig. Ito naman po yung kamote. Ay... mga paa ko, Andres. Nagpaltas na tuloy mga paa mo. Ang sweet nila, Kuya Andres at Ate Orian, no? Ito ako. Hindi bali, Andres. Sugat lamang yan. Ang sugat ay nagihilong din. Gumagaling. Kaya kong tiisin ang hapli. Malulungkot ako. Kahit halos hindi na tayo nakikita. Ako man, aking mahal. Nalulungkot din. Kay Andres. Ang
ating mga pinagdaraanan. Namatay ang ating anak dahil sa sakit. Ang ating mga kamag-anak ay hinuhuli at pinarusa. Tayo man, ang ating buhay ay palagi na lamang nasa bingit ng kamatayan. At ikaw, hindi na kita halos nakikita. Ngunit ang lahat ng itin na pag-aasa natin, mahal ko. Hindi bali, Andres. Naniniwala ako na darating din ang araw ng paglaya. At pag nangyari yun, wala ng pamilyang magkakahiwalay pang uli. Wala ng pamilyang daranas ng sakit na dinaranas ka. Andres, mahal ko. Kaya natin pagtiisan, Orian. Kaya natin pagtiisan to. May luto na bang kamote dyan? Oo, Rausen, nandito na po. Ang babae? Nahihina. Napabagal. Tapos makakasama pa natin sa labanan. Eh baka sa halip na makatulong sa atin eh, problemahin pa natin. At baka ipahamak pa tayo. Magdahan-dahan ng kakausin, ha? Marami ng babae ang sumama sa labanan. At namuno sila sa labanan. Magagaling sila. Nananalo pa sila sa labanan. Lokohin nyo, lelong yung panot. Hindi nyo pa nakita yung ginawa natin pagsasanay? Hindi marunong humawak ng balon sa kawariyan. Eh, ano na lang ba ang pwedeng gawin ng mga babae, ha? Kause. O, edi maglaba. Magluto. Mga anak. Huwag na lang, Loli. Ganyan po ba ang tatay niyo sa nanay niyo at kapatid na babae? Mga labandera at pisinera lang. Huwag na, isahan tayo din ang mga bata ka, Jose. Mag-iingat ka, Ariang. Ikaw din, Andres. Saan po ba kayo pupunta? Sa kabilang kampo, Ana. Loli, mag-iingat kayo. Pero yung kabayo! Paalam, Andres. Paalam, Ariang. Thank you.
kaya. Sabi nga ng iba, dahil asawa ko ang supremo, dapat espesyal ang pagtrato sa akin. Totoo, nahihirapan ako. Pero titisin ko. Pero hindi pa tayo tapos sa pagsasanay. Hindi pa tayo handa. May mga kasamahan tayong naiipit ngayon ng mga Kastila. Kailangan namin ang tulong. Pause. Anong gusto mo maging kasagutan natin sa kanila? Na hindi natin sila kayang tulungan sapagkat hindi pa tayo handa? Tutulungan, tiyak ang kanilang kamatayan. Tayo, Kaoryang. Siya nga, kapatid. Ngunit pansamantala lamang ito. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, nagtagumpay tayo ngayon. Mga kapatid, mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Salamat, kapatid! Nga, ang galing niya at Oryang. Nagbunga rin ang pagsasanay niya sa training. Tama si Ate Oryang. Kung tutulong ka sa'yo magsikan, dapat lampasan mo ang iyong kahinaan. Tama, tama na. Dahil ngayon, naintindihan na natin ang kabayan niya ni Ate Oryang. Tara! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! 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 Galing po ni Ate Oryang. At saka tiniis niya ang lahat ng hirap ng buhay sa bundok. Lola, ang hirap palang mag-training. Alam ba ninyo na kahit namatay ang asawa niya, ang pinuno ng katipunan na si Andres Bonifacio, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pakikipaglaban. At naging matagumpay naman siya. Nasaksihan niya ang paglaya ng kanyang mahal na Pilipinas. Lola, sana wala nang labanan. Kinakailangang may labanan para
sa inyo para sa darating na henerasyon, para maging malaya ang mga buhay ninyo. Kaya, kailangang mahalin at pahalagahan natin ang ating kalayaan. Opo, Lola. Ituloy ko ang pagbabasa ko, ha?